I'm back, mga kabarangay squad! This is Dimar Pistanya Bisana and welcome back to my official YouTube channel, Dimar Bisana Vlogs! Sa vlog na ito, mga kabarangay squad, tatalakayin natin ang law of friendship. Kung sa classroom may batas, sa pagkakaibigan, may batas din. Kapag ex na ng kaibigan mo, huwag mo nang sasaluhin. Dahil nga, ex na nga ng kaibigan mo, sinalo mo pa. Anong tawag doon? Sagip ka, pamilya? No! Sa pagkakaibigan, normal ang tumulong. Okay ang tumulong, check ang tumulong. Okay maging mabait, normal maging mabait, check ang pagiging mabait. Ang hindi normal, ang hindi okay, at ang hindi check, yung tumulong ka na ng lubusan, edi wow, congrats, ako pang napasama. Sa pagkakaibigan, normal ang chismisan. Hindi talaga mawawala ang chismisan. Pero, always pakatandaan na kung kayo ay nagchichismisan ng inyong kaibigan, siguraduhin na wala lang talagang sumbungan. Sa pagkakaibigan, hindi nasusukat kung gaano kayo katagal nagkakilala, kung gaano kayo katagal nagsama, at kung gaano karaming happy moments ang inyong na-treasure sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at sa kung ano-ano pa. At hindi yan nasusukat kung gaano karaming away ang inyong napagdaanan. Manatiling tapat sa iyong kaibigan. May pera man o wala, manatiling tapat. Tag mo yung friend mo o kabarkada mo na kung saan. Kung sino lang yung may pera, doon siya sasama kasi alam niyang libre siya. Aww. Yan talaga ang mga uri ng kaibigan na pinakaayaw natin sa lahat. Mahirap man o mayaman, dapat fair ang pagkakaibigan. Hindi porket mahirap sila, eh hindi mo na sila kakaibiganin kasi mahirap na sila. Hindi naman yung nakakabawas ng pagkatao at hindi naman yung nakakabawa ng pride kung makikipagkaibigan kayo sa mga mahihirap. Hindi yung tipong porket mayaman ka na, eh sa mayaman ka rin makikipagkaibigan. Huwag ganon. Dapat panatilihin natin na pantay-pantay tayo sa lahat ng uri ng tao, mahirap ka man o mayaman. Isa sa mga basihan ng law of friendship ay yung isa-save mo ng upuan ng iyong friend o classmate o close friend. Kasi kahit hindi naman siya nag-chat sa'yo, ay kung alam mo naman na nauna ka sa inyong classroom o sa inyong subject, dapat mo na siyang isa-save ng upuan para hindi na siya mahirapan kung saan pa siya uupo pagdating niya. Para sa'yo, ano ang law of friendship? The law of friendship para sa akin ay yung tipong kaibigang maaasahan at masasandalan sa oras ng kagipitan at ng problema. Hindi ka pababayaan at gagawa ng paraan upang matulungan ka at malutas ang problema ang kinakaharap mo. So for me, I think the law of friendship is it should be give and take because if you want to build a lasting and genuine friendship, two people must work together to create balance and respect. And anything in your life that you want to operate successfully needs care and maintenance. And a healthy give and take, ebb and flow is crucial for sustaining friendship because both people needs to feel appreciated and cared. And it is as important to be a good friend as it is to have good friends. So for me, friendship is where you can lean on your worst day. Even though hindi kayo masyadong nag-uusap through communication, even sa personal man or sa chat, as long as alam niyo sa sarili niyo, na sa puso niyo, na best friend niyo yun, hindi mo sisira yung best friend niyo. As long as hindi kayo nagbabackstab or nagsisinungaling sa isa't isa. The law of friendship to me is, I think, understanding and respecting each other's spaces and time, knowing that the person you are friends with can't really...